lalo'n sa Sion. Misteryo ng tuwa ng Rosario nang sumapit ang takdang panahon upang magkatawang tao ang manunubos. Isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria upang ipahayag na siya ang nahirap ng Diyos upang maging ina ng kanyang buktong na anak na si Jesus. Nuestra Señora de la Asunción. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Navidad. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulupan. Ang awiting narinig ng mga pastol sa parang mula sa mga bal na hukbong makalaman. Daglian niya silang pumaroon sa Bethlehem kung saan natagpuan nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sapsag. Nuestra Señora de Navidad. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto. Habang pinapasuso ang batang si Jesus, ang larawan na ito ng mahal na ina ay isang maningning na simbolo sa pagiging ina ng mahal na birhen. Ang Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto ay patrona ng mga gustong magkaroon ng anak at mga nananalangin para sa ligtas na pagdadalang tao. Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto. La Sagrada Familia. Tulad ng bawat ordinaryong bata, si Jesus ay lumaki ng payat at may matinding pagpapahalaga sa kanyang ama at ina. Sa loob ng pamilyang ito, mayroong pagkakaisa, kabanalan at pagmamahal. Ang kaligayahan ay laging naroon sapagkat si Jesus ang nasa sentro. Madre del Buen Pastor. Jesus na nag-aalaga sa kanyang mga anak at nagbabantay sa araw-araw. Ipinapakita ng representasyon ito ng mahal na Birhen ang tagpo sa unang pagmimilagro ng ating Panginoon. Sinabi ni Maria sa mga nagsisilbi sa kasana, gawin ninyo ang anumang sasabihin niya. Inutusan ni Jesus ang mga kasambahay na kumuha ng tubig at ihain sa mga bisita. Nagulat ang mga nagsisilbi nang ang tubig ay naging alak. Ipinapakita ng tagpong ito kung paano si Maria ay namamagitan sa atin patungo kay Jesus. Nuestra Señora de la Biblia. Ipanalangin mo kami. Mater Dolorosa. Sapagkat nakita niya ang bawat sampal sa mukha ng kanyang anak. Nakita niya ang walang awang paghampas sa haliging bato. Namasdan niya ang naghihirap na mukha ng Panginoon sa krus ng ating mga kasalanan. Ang Mater Dolorosa ay isa sa mga prominenteng representasyon ng ating mahal na ina sa ating bayan. Dahil sa ating pagtingin sa kanyang wangis, ay alam nating naiintindihan niya ang bawat daing, dusa at lumbay na ating nadarama. Mater Dolorosa.
ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Amargura. Ang ina ng kapaitan, ating na lamang alalahanin ang hapis at dalamhati ng mahal na Birhen sa Golgotha habang nakabayubay ang kanyang anak sa krus. Kung paanong puspos ng kapaitan ang puso ni Maria, puspos din ito ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Si Maria ay isang ehemplo ng katatagan sa kabila ng mga kapaitan at pagsubok. Nuestra Señora de la Amargura. Ipanalangin mo kami. Mater Angustia, buhay ni Jesus sa ikatlong araw. Mater Angustia, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora na Birhen ay nagalak nang nasilayan ng kanyang mga mata ang kanyang anak na muling nabuhay. Lahat ng hapis na kanyang nadama ay tila natabunan ng tuwa at galak sa muling pagkakakita ng anak niyang nagtagumpay sa misyon ng pagliligtas sa sanlibutan. Nuestra Señora de la Aurora, ipanalangin mo kami. La Dormición de la Virgen María, buhay sa malalim na pananalangin ng naramdaman ng mahal na Birhen na malapit na ang pagtatapos ng kanyang buhay sa mundo, ang mga apostol ni Kristong kanyang anak ay nanatili sa kanyang tabi hanggang sa siya ay namatay. Ang mahal na Birhen ay inilibing ng mga apostol na nagmamahal sa kanya, ngunit di naglaon ang kanyang banal na katawan at kaluluwa ay umakyat sa langit
na siyang kaharian ng kanyang anak na si Jesus. Birheng inaakyat sa langit, panalangin mo kami. La Coronacion de la Virgen Maria. Buat katawan. Si Maria ay pinarangalan ng buong kalangitan bilang reyna ng langit at lupa. Ang ganap na pagliligtas ng Diyos kay Maria at ng kanyang taglay ngayong kaluwalhatian ay isang batayan din ng ating pag-asa para sa sarili nating ganap na kaligtasan. Ginugunitan natin ang tagumpay na ito ni Maria sa ikalimang misteryo ng luwalhati ng banal na rosaryo. Maria, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Ang susunod na tanging pagpapala na ipinagkaloob ng may kapal mula pa nang siya ay ipinaglihing walang bahid ng kasalanan at matapos siya ay hinirang bilang ina ng Diyos. Ang walang alinlangang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kabila ng mga sakit na kanyang daranasin, ang buhay na puno ng pagmamahal at pagkalinga, ang patuloy na pananalig at pag-asa sa Panginoon sa kabila ng pagsubok at panganib ang siyang nagpatotoo sa kabanalan ni Maria. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Divina, kagaya ng isang tala na nagsisilbing gabay sa mga mandaragat, si Maria din ay ating nagiging gabay patungo kay Kristo. Nawa, kagaya ni Maria, ay magsilbi rin tayong gabay ng ating kapwa sa pagsunod sa mga turo at aral ng ating Panginoon. Maria, talang gabay sa pagsunod kay Kristo, ipanalangin mo kami. Asahan ang kanyang walang humpay na pagkalinga sa atin. Birheng kaibig-ibig, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Porteria, sapagkat siya ay maghahatid sa atin kay Jesus na siyang susi para sa ating kaligtasan at ipagkakamit ng buhay na walang hanggan. Patuloy tayong dumulog kay Maria upang pagdating ng takdang panahon, tayo man ay kanyang ihatid sa kalangitang ating pita. Mahal na Birhen, pinto ng kalangitan, ipanalangin mo kami. Ang mahal na Birhen ay tinatawag na Rosa Mystica. Sa Biblia, ang esposa ng Espiritu Santo ay tinatawag na Saradong Hardin. Isinasalarawan ito ang pagkawalang bahid ng mahal na Birhen. Si Maria, ang bagong hardin ng Eden, kung saan mismong nananahan ang Panginoon. Rosa Mystica, ipanalangin mo kami. Santa Maria, Madre de la Iglesia, na Birhen ay ginamit ni San Ambrosio ng Milan at Hugo Runner. Si Maria bilang halimbawa ng simbahan na may pananampalataya, pag-ibig at buong pakikisa kay Kristo. Ina ng simbahan, ipanalangin mo kami. Maria Auxiliadora de los Cristianos, sa turing Italia. Isa sa pinakaunang taguri sa mahal na Birhen ay mapag-ampon sa mga Kristiyano. Ang makapangyarihang pamamagitan ni Maria
ay namalas sa iba't ibang labanan na pinanalunan ng mga Kristiyano. Inang mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Reyna isa niya sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Matapos iakyat sa langit ng kaluluwa't katawan, siya ay pinarangalan bilang reyna ng langit at lupa, kasama na ang mga anghel sa kaharian ng Diyos. Reyna ng mga anghel, ipanalangin mo kami, kasama po ng Nuestra Señora de los... Pag-uwi sa mahal na Birhen bilang salamin ng hustisya ay unang lumabas sa litanya noong taong 1551. Si Maria ay nagsilbing salamin ng hustisya dahil sa kanya natin nakikita kung paano dapat tayo ay sumunod sa utos ng Panginoon na gumawa ng tama sa ating buhay at sa pakikipagkapwa. Maria, salamin ng hustisya. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Fe, espera. Tunay na si Maria ay huwaran sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Siya ang pinakapanulukan ng ating relihiyon. Pananampalataya sa Diyos, pag-asa sa kinabukasan niya, at pag-ibig sa kapwa-tao. Ang hawak na mahal na Birhen ay krus ng pananampalataya, ang angkla ng pag-asa at ang puso ng pag-ibig. Nuestra Señora de la Fe, Esperanza y Caridad. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora Virgen sa Virgen de los Reyes ay nagsimula sa Sevilla, Espanya, noong 13th century. Nakararanas noon si Haring Fernando ng Espanya ng maraming pagsubok. Kasama na dito ang panghihina ng kanyang loob at pananampalataya. Dahil dito, nagpagawa ang kanyang asawang si Reina Juana ng isang marikit na imahen ng mahal na Birhen upang tulungan si Haring Fernando na manumbalik ang pananampalataya at lakas ng loob. Isang gabi, habang siya ay nagdarasal kaharap ng nasabing imahin, napaluhod si Haring Fernando at sinambit, "Tulungan at ipagtanggol mo ako, Ina ng Diyos." Laking mangha ni Fernando ng kanyang maaninag na tila gumalaw ang mga labi ng imahin at sinabing, "Fernando, sa pamamagitan ko, ikaw ay makatatanggap ng palagi ang tulong." Magmula noon ay nalampasan ni Fernando ang kanyang mga pagsubok at ang Birhen bilang ilan ng mga hari ay tinakdang patrona ng Sevilla. Mahal na Birhen, ina ng mga hari, ipanalangin mo kami. Reina na ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa mahal na Birhen, upang bilang isang ina ay maitaguyod niya ang buhay ng Iglesia sa pagkakaroon ng mga santo o banal na ngayon ay nagtatamasa ng ligaya ng langit sa piling ni Maria bilang kanilang reina. Reina ng mga banal at mga martir, ipanalangin mo kami. Señora de la Victoria ay nagmula sa Espanya noong 1500. Pinamimintuhuan ang Virgen de la Victoria dahil sa pag-uugnay sa kanya sa pagkapanalo ng iba't ibang gawain pangmilitar. Una dito ang sa Lepanto noong taong 1571. Noong labanan ng Kristiyanong mandirigma ang Imperyong Ottoman. Ina ng tagumpay, ipanalangin mo kami. Ang Birhen tagapamagitan sa lahat ng biyaya
ay isang titulong iginawad sa Birheng Maria sa paniniwalang siya ang tagapamagitan sa lahat ng grasya na nanggagaling sa kanyang anak na si Jesus. Ito'y sa kadahilanang ang mahal na Birhen ang naging daan upang maganap ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa Cana. Pinaniniwalaan na ang Birheng Maria ang nagdarasal sa kaniyang anak upang tayo'y kaniyang mabiyayaan ng grasya. Maliban dito, siya rin ang ginagamit bilang instrumento ng Diyos upang maibahagi ang mga grasyang nagmula sa kanya. Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Consolación y Corella. Ang titulong ito ng Birhen ay nagmula sa pagpapakita ng mahal na ina kay Santa Monica, ina ni San Agustin. Noong kabataan ni San Agustin, siya ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa kanyang inang si Monica dahil sa masama nitong ugali at mga gawaing nagbibigay kahihiyan sa pamilya. Nagdasal gabi-gabi si Santa Monica sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na ina. Isang araw, habang umiiyak si Santa Monica, nagpakita sa kanya ang mahal na Birhen upang siya ay aliwin. Ibinigay din ng mahal na ina ang kanyang sinturon kay Santa Monica. Matapos ang pangyayaring ito, nagbago si San Agustin at itinatag ang orden ng mga Agustino. Inang mapangaliw at ng sintas, ipanalangin mo kami. Tatlong ulit na nagpakita ang mahal na Birhen sa isang madre sa Paris noong taong 1830. Ika-27 ng Nobyembre nang atasan ng mahal na Birhen si Santa Catalina Labore na magpagawa ng mga medalya ayon sa disenyong kanyang ipinamalas. Sinabi ng Birhen, ang magsusuot nito ay magkakamit ng maraming biyaya. At dahil nga sa mga himalang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Maria sa mga nagsusuot nito sa leeg ng may buong pananalig, ito ay tinawag na Medalya Milagrosa. Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa, ipanalangin mo kami. Nuestra 1218 nang magpakita ang mahal na Birhen kay Pedro Nolasco at sa kanyang konfesor na si Padre Raimundo de Peñafort. Sa kanyang pagpapakita, hiniling ng mahal na Birhen ang pagtatatag ng isang orden na magkakalat ng debosyon sa kanyang awa. Sinabi ng mahal na Birhen na kung mangyayari ito, mapapalaya ang mga Kristiyanong bilanggo ng mga Moro. Ang orden na hiniling ng Birhen ng Awa ay inaprubahan ni Papa Gregorio IX. Mahal na Birhen ng Awa, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la... Nang nagpakita ang mahal na Birhen sa dalawang bata, si Maxim at Melanie, sa bayan ng La Salette, Pransya. Natakot ang dalawang pastol nang makakita sila ng liwanag at mula dito ay lumabas ang isang babaeng umiiyak. Ayon sa Birhen, siya ay lumuluha dahil sa kasamaan ng mundo. At kung hindi sila magbabalik loob, ang tao ay paparusahan ng Diyos. Hawak ng Birhen ang krus na tanda ng pagpapakasakit ni Jesus at mga rosas na kumakatawan sa misteryo ng Rosario. Mahal na Birhen ng La Salette, panalangin mo kami. Nuestra Señora de Lourdes. Ika-11 ng Pebrero, taong 1858,
na magpakita kay Santa Bernadita ang mahal na birhen sa isang yungib na nakapuri. May nasong asul sa baywang at may hawak na rosaryo. Ako ang Immaculada Concepcion, ang tugon ng mahal na birhen sa tanong ni Bernadita kung sino siya. Nais ng mahal na ina na magkaroon ng dambana doon upang manawagan sa mga tao na magbalik loob sa Diyos. Nagkaroon doon ng isang bukal ng tubig kung saan marami ang nagpapagaling. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Mary, Mother of God, itinakda ng konsilyo sa Efeso noong taong 431 na si Maria ay Theotokos o ina ng Diyos dahil ang kanyang anak na si Jesus ay parehong tao at Diyos. Si Maria bilang ina ng Diyos ay ang patrona ng Mary Mother of God Parish sa Baso ng Kalusa. Una itong itinatag bilang Pastoral Center noong 29 ng Mayo taong 2009 at naging parokya noong 29 ng Mayo taong 2011. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Mary, Mother of God Parish, kasama po ang kanilang parishioners, Knights of Columbus and Knights of the Altar. Para tumugon sa mga espiritu. Linisang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Ang ating pong pasasalamat sa Immaculate Heart of Mary Parish ng Gumandala, kasama po ng Immaculate Heart of Mary ang Our Lady, Queen of Peace. Noong 7 ng Enero,
taong 1973, pinasanayaan ni Reverendo Padre Romeo Honor ang Kapilya ng Salinas sa Bacoor. Noong 29 ng Abril, taong 1984, ang kapilya ay isinialalim sa pagkalinga ng Mahal na Birhen, Reyna ng Kapayapaan. At noong taong 1972, 27 ng Pebrero, ang bagong parokya ay itinatag ng Yumaong Obispo Felix Perez. Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Ang ating pong pasasalamat sa Our Lady Queen of Peace Parish sa pangunguna ng kanilang parish priest, Reverend Father Gilbert L. Reyes, kasama ang Steering Committee, Parish Pastoral Council, and Ministry of Altar Servers ng Salinas o Kasagutan. Sa pagdarasal natin ng Rosaryo, tayo ay tinutulungan ng Birheng Maria na mapalapit sa kanyang anak na si Jesus. Tayo ay tinutulungan niya makalag ang mga buhol na nararanasan natin sa ating buhay. Ipanalangin mo kami. Sa Pilipinas, nilalaan ang Mayo bilang buwan ni Maria at buwan ng mga bulaklak. Nuestra Señora de las Flores, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de los Siete Dolores, mahabang punyal na nakatusok sa kanyang dumurugong puso. Simbolo sa 7 pangyayari sa kanyang buhay na nakapagdulot ng matinding kalungkutan o dalihati. Nuestra Señora de los Siete Dolores, ipanalangin mo kami. Ang orihinal na imahen ng Virgen de la Rosa de Murcia ay inukit ni Francisco Sansilio sa San Bartolome, Murcia, Espanya. 22 ng Oktubre taong 2006 nang ang Virgen de la Rosa de Murcia ay ginawaran ng koronasyong kanonikal. Virgen Dolorosa de Murcia, ipanalangin mo kami. Ay nagmula sa Kreta, sa Timog Gresya, at dinala sa Roma ng isang mangangalakal matapos na nakawi. Hiniling ng Mahal na Birhen sa nagtago ng larawan na magpatayo ng simbahan. Naipatayo ito noong 27 ng Marso, taon 1499. Ngunit sinira ng mga kaway Pranses noong taong 1798. Nawala ang larawan at matapos muling matagpuan noong taong 1865. At ipinagkatiwala ni Papa Pio IX sa mga paring Redemptorista. Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Ating pong pinasasalamatan ang sambayanan ng ina ng laging saklola, saklolo mula sa Wood Estate, Molino Community, sa kanilang paglaban ni San Juan Yudes
noong 17th taon sa pagpapalaganap ng pamimintuho sa kalinis-linis ang puso ni Maria. Na pagkaraan ay kinatigan ni Papa Pio VII sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng isang pistang ukol sa kalinis-linis ang puso ni Maria. Ito ay larawan ng kanyang wagas na pag-ibig sa Diyos at sa atin at ang kanyang kalinisan. Taong 1942 nang ihandog ni Papa Pio XII ang buong sangkatauhan sa kalinis-linisang puso ni Maria. Inang may kalinis-linisang puso, ipanalangin mo kami. Ng tinig. Tumayo ka at hanapin mo ako. Iuwi mo ako sa iyong tahanan. At natagpuan nga niya ang imahen na nakatayo sa isang mataas na bato. Inuwi niya ito na ikinagalit ng kanyang asawa, kung kaya't tinapon sa sigang. Subalit nagliyab din ang kanilang tahanan, ngunit hindi natupok ang imahen. Nang dumating ang mga Kastila, ipinaliwanag nila na ito ang imahen ng mahal na birhen, kung kaya ginawa siyang patrona ng mga Aita. Hinapoon bato. Ipanalangin mo kami. Kasama po ng Hinapoon Bato, ang Imus Institute of Science and Technology non-teaching personnel, teachers, sa Senyora de los Dolores de Turumba. Ang imahen ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba ay natagpuan ng mga mangingisda sa Pakil sa Laguna de Bay noong 13 taong 1788. Sa kabila ng malakas na hangin, ang imahen ng mahal na birhen ay nakalutang sa tubig. Kinabukasan ng umaga, ang imahen ng mahal na birhen ay nakita ng mga sakadora o mamimili ng mga isda. Namangha sila sapagkat sa kabila ng malakas na ulan noong gabi, ang larawan ng imahen ng mahal na birhen ay hindi nasira. Sa matinding kasiyahan at kagalakan ng mamamayan, sila'y nagsipagsayaw. Ang iba sa mga matatandang babae ay napasigaw ng "Turumba! Turumba!" May sumasagot naman ng sa Birhen. Nagpatuloy sa pagsayaw at pagkanta ang mga babae hanggang sa maipasok ang imahen sa loob ng simbahan ng Pakil. Ginawaran ang Birhen ng Turumba ng koronasyong kanonikal noong 15 taong 2023. Mahal na Birhen ng Turumba, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de los Dolores. Mayroong nagsasabing mula ito sa Espanya. Ayon naman sa ibang kwento, ang imahe ng Birhen Dolorosa ay dating nasa pangangalaga ng isang prominenteng pamilya at kanila itong naiwan sa kanilang tahanan. Ang pinakataniyag na kasaysayan ng Birhen ay nagsasabing noong taong 1896 ay nagpakita ang mahal na Birhen Dolorosa at nakitang inikot ang bayan. Nang naitayo ang kapilya, ay tumigil ang mga pagpapakita at natagpuan ang marikit na imahe ng Birhen. Naging marugdob ang debosyon sa mahal na Birhen ng Hapis sa nasabing lugar. At nang di maglaon, ay sinimulan itong dayuhin ng mga deboto. Ganun na lamang ang debosyon sa Birhen na ang pangalan ng bayan na Dolores ay hango sa titulo ng Birhen nagdadalamhati. Dahil sa napakaraming pagpapatotoo ng mga milagro at biyayang nakamtan sa pamamagitan ng Birhen, ginawaran ang imahen ng koronasyong kanonikal noong 25 taong 2021 sa ngalan ni Papa Francisco. Mahal na Birhen ng Dolorosa ng Quezon, ipanalangin mo kami.
Nuestra Señora de la Soledad de Portavagra.